Hello, magandang araw po mga kaibigan. So, okay, andito naman po ulit tayo. So, ang gusto kong ibahagi po sa inyo ngayong araw ay ang kung paano ang basic estimation ng kakailanganing hollow blocks ng ating mga customer when it comes to building a structure. May it be big structure or small structure, okay? So, itong skill set na to ay makakatulong sa ating marketing kung paano natin mapapalakas ang pagbebenta ng ating mga ginawang hollow blocks. Of course, gumawa tayo ng mga hollow blocks. Ang goal natin is makabenta ng maraming hollow blocks so that more sales, more earnings para sa atin. Okay. So, parang ganito po kasi yan. Halimbawa, may customer na lumapit sa atin. Oy boss, may tinatayo akong isang maliit na struktura lamang sa lupang nabili ko. Ilang hollow blocks po kaya ang kakailanganin ko para maitayo ko tong structure na to? So from there, kung alam mo na may ability ka na i-estimate yung kanyang kakailanganing hollow blocks, then it's a plus factor for you bilang isang negosyante or micro entrepreneur ng hollow blocks. Malaking plus factor yun kasi instead na magpapa-estimate pa siya sa, let's say, sa mga foreman or carpenterong kakilala niya, ikaw mismo na nagtitinda is alam mo kung paano estimate yung kanyang pangangailangan. So, from there, magkakaroon siya ng magandang impression na, aba, magaling pala tong taong ito, kaya niya mag-estimate. Of course, that's another factor or plus factor para sa'yo na sa'yo siya bibili. Dahil, instead na magpapa-estimate siya sa iba, na halimbawa, may kakilalang karpintero na mag-aahente pa sa kanya para bumili ng hollow blocks, direkta na siya sa'yo na magtatanong kung ilan ang kailangan niya at malaking tulong sa kanya yun at malaking bagay din para sa yun. So, let's go to the basic estimate. So, okay. So, ang gagamitin natin sa ating pag-estimate is metric system. Ito yung in meters, okay. So, in meters or in centimeters. Okay. So, dapat aware tayo sa metric kung ano yung size ng ating hollow block. So, ang size ng hollow blocks in metric is 20 cm by 40 cm. So, pag pinag-multiply natin to, yung length tsaka width, yung length tsaka yung kanyang height, ang makukuha natin ay 0.08 meters ang makukuha natin. So, bakit 0.08? Kasi, ang taas niya na 20 cm over 100 cm, that's equal to 1 meter, ay magiging 0.2. Yung 40 cm naman over 100 is 0.4. Pag pinag-multiply mo to, makukuha mo ang kanyang area na 0.08 meters. So, yun ang gagamitin natin. So, let us take note na sa bawat isang metro kwadrado na area or isang square meter area, ang makukuha mong number ng pieces ng CHB is 12.5. So, paano natin nakuha yung 12.5? You just divide 1 meter over 0.08 at makukuha mo ang 12.5 pieces ng CHB na kakailanganin mo bawat metro kwadrado. Okay, so next naman ay gagawa tayo ng sample kung paano yung application ng estimate nung 1 over 0.08, which is equal to 12.5 pieces ng CHB sa bawat metro kwadrado. So, okay, so punta na tayo sa application ng ng estimate natin kung paano ito compute. So halimbawa, merong pumunta sa ating isang customer, sabi niya, "Boss, meron po akong pinapatayong maliit na bahay. Ang sukat po ay 4 meters by 4 meters, ang taas po ay 2.5 meters. So from there, makukuha mo na yung idea kung gaano kalaki o kaluwang yung kanyang pinapatayo. So from there, applying the formula ng area dun sa isang side muna, kunin natin kasi apat na side to. So kunin lang natin yung isang side, pare-pareho naman ang sukat nito. So kunin natin as a whole na kumbaga walang bintana, wala mo ng pintuan para makuha natin yung kumbaga yung whole estimation as buo na wala pang butas. Okay, so ang gagawin natin, length, yung kanyang length
at saka yung kanyang taas. So ang length niya ay, sabi niya ay 4 na metro. Ang taas naman niya ay 2.5. So pag pinag-multiply mo ang 4 by 2.5, ang makukuha mo ay 10 square meters. Okay, so nakuha na natin yung isang pader, isang buong pader na 10 square meters ang area. So since pare-pareho ang sukat nito, imumultiply lang natin to sa 4. So ang gagawin natin, 10 square meters tapos times 4 dahil 4 na pader ang kailangan natin. So 10 square meters times 4, ito ay lalabas na 40 square meters. So nakuha na natin kung ano yung total area nung pader as a whole. Ngayon tatanungin naman natin, ma'am, kabisado niyo po ba kung ma'am or sir, kabisado niyo po ba kung ano yung lapad ng pintuan at saka lapad ng bintana na paggagawa niyo para sa itinatayo niyong bahay? Pag sinagot ka ng opo sir, familiar po ako. So tanungin mo sa kanya, ano po yung sukat? Yung dalawang pintuan po, ang taas nito ay 2 meters by 1. So applying the formula of area again para dito sa mga butas ng mga pader natin or mga walls natin, applying the formula na height times the width na itong pintuan, kakakuha ka ng 2 times 1 ay magkakaroon ka ng 2 square meters na butas para dito sa unang pintuan. Eh since dalawa yung pintuan, so ang mangyayari niyan is like 2 times 2, so meron ka ng 4 square meter na butas para sa dalawang pintuan. Ngayon, tatanungin mo naman is yung size ng bintana. Ma'am, aware po ba kayo dun sa size ng bintana niya? Opo sir, aware po ako. So ano po yung kanyang sukat? Ang taas niya sir is 1 meter. Ang lapad naman niya po is 2 meters. So again, ang gagawin mo is length times the height. Ang makukuha mo is 1 times 2, which is again equal to 2 square meters. Since dalawang bintana ito, ang mangyayari, 2 square meters times 2 is 4 square meter. Ngayon, ang gagawin naman natin is pagsasama-samahin natin yung area ng 4 na butas na to. Okay? So dalawang pintuan, ang butas niya sa bawat isa ay 2 square meters. So dalawang 2 square meter para sa pintuan, that's 4. And then sa bintana, 2 square meter din ang butas ng isa times 2. So that's 4 again. So total of 8 square meters. So yan po yung ibabawas natin. Yan po yung ibabawas natin dun sa summation or the total area ng solid na wall. So ibabawas natin ngayon yung 8 square meters from doon sa 40. So 40 square meters, that's the total summation of the solid wall minus doon sa mga butas, yung pintuan at bintana, which is 8 square meters. So magkakaroon tayo ngayon ng difference na 32 square meters. Okay. So from there, 32 square meters, i-multiply natin siya ngayon sa 12.5 pieces ng CHB. Dahil per square meter ang magagamit mo ay 12.5 pieces. So we'll be coming up with 400 pieces of CHB. So yun po ang ating estimate para dun sa itinatayo niyang 4x4 by 2.5 na structures ng bahay. So ayun po, ganun lamang po kasimple yung pagka-calculate natin ng number ng pieces ng CHB na kakailangan natin sa bawat structure na pinapatayo. Whether it be a house or it would be a Pozo Negro, ganun lang po, pare-pareho lang po yung application ng formula na ginagamit natin. So I hope in this video, marami po tayong natutunan. If you have a better idea, you can put it in the comment. So with that said, I'll see you again in my next videos. Be sure to subscribe po sa channel natin. Marami po tayong matututunan. Be safe po always and God bless us all. See you again, guys.